Narito po tayo sa Sanabel National Science High School campus upang tumayana ang FOE signing at turnover ceremony ng Starbucks na inilunsan ng Department of Science and Technology for Region 12, Department of Education, Sarangani Division. 23 paralan ng Sarangani ang nakatanggap ng DOST Starbucks at computer set sa isinagawang turnover ceremony at signing of Memorandum of Understanding o MOU na ginanap sa Alabel National Science High School noong Enero 26 taong kasalukuyan. Ang Starbucks o Science and Technology Academic and Research-based Openly Operated Kiosk Station ay kilala bilang isang library on a box na kung saan ang mga aralin, leksyon at iba pang mahalagang datos at impormasyon para sa pag-aaral ay maaari pa ring mahanap at magamit kahit walang sapat na koneksyon mula sa internet. Ito ay higit nakapakipakinabang sa pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa paralang nasa malalayong mga lugar. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng Starbucks Ready Facility na binubuo ng computer set tulad ng CPU, monitor, AVR, speaker at keyboard na may kasama pang computer stand at router. 4 paralan ang nakatanggap sa munisipalidad ng Maasim, 8 paralan naman sa munisipalidad ng Malapatan, 6 paralan sa munisipalidad ng Alabel, 2 sa munisipalidad ng Kiamba at Malungon, at 1 sa munisipalidad ng Glan, Maitom at Maasim. Ilan lamang sa mga eskwelahang nakatanggap ay ang Datal Basak IP Integrated School, Canalo Elementary School, San Felipe Central Elementary School, Amado M. Quirit National High School, Meliona Apursuyan Integrated School, at 17 pang paaralan sa Sarangani. This package ng Starbucks will be a rich resource materials for our learners. It can be considered as supplementary reading materials, no? Gaya ng narinig natin kanina, ang laman nito ay mga information, data, researches on science and technology. Not only that, may mga videos pa on livelihood. So it will serve not only our learners but including the teachers and our parents as well. It has so many advantages. Una, some or most of our recipient schools are located in the far flung. So this will give opportunity sa ating mga learners sa mga malalayong lugar na magkaroon ng opportunity to have a hands-on experience sa ganitong mga uri ng gadget, ganitong uri ng mga technology. Also, advantage din sa ating school kasi sabi ko kanina, rich resource ito para sa ibang mga gusto malaman na mga information ng mga bata na kung saan hindi na kailangan ng mga printed materials. So, madami, no? Kung isa-isahin natin yung mga advantages, very numerous. Aniya, hindi man naging handa ang edukasyon sa pagsabak sa giyera ng pandemya, may kakayanan naman itong mag-adjust sa mga hamong hatid ng bagong normal sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan ng edukasyon sa kamay ng pandemya, nananatili pa rin dekalidad ang sistemang inihahatid ng kagawaran ng edukasyon sa bawat sarangang mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya at pagiging bukas sa pagtanggap ng inobasyon. Mula rito sa Alabel National Science High School, ako ang iyong insider, Micaela Grace T. Marimon, Batang Sarangan, tungo sa maunlad na kinabukasan.